Good morning. Tara, let's go. Guys, so on the way kami ngayon sa Jollibee for our third day. And ang itinerary namin ay magngongong ping 360 kami. So ngayon lang kami kakain ng Jollibee. Titingnan namin kung ano yung difference ng Jollibee sa Pilipinas tsaka dito sa Hong Kong. So, dito na kami sa Jollibee, guys. Ito, try na. So ito ay C1, one piece chicken, plus like additional akong fries, $49. Tapos sa kanya creamy, ano mag-ano sa'yo? Creamy pork. Creamy pork, plus like extra chicken din siya. Okay. So more or less, nakamagkano ka? 44 Hong Kong dollars. 44, tapos ako 49. Ito na kami guys sa train ng Pung Chung Ngong Ping. Very province feels dito. Kakaiba siya sa Central. Andito na kami guys sa Ngong Ping. Ito yung city gate. Tapos sa likod niyan is yung cable car ng Ngong Ping 360. Maraming excited na kami. Very excited na ako bumili ng sapatos kung meron ba. Oh my, gusto niya kagad, City Gate kagad yung pupuntahan eh. Sabi ko, ngongping pa, uy. Very province feels dito guys. Sa, ano, ngongping. Kakaiba siya sa Central. Tsaka grabe yung, iba yung init dito, no? Oo, oh, parang nasa hulog ka na kwarto. Parang ganyan yung simoy ng hangin dito. Oo, at may Starbucks dito. Parang gusto ko mag-Starbucks. Pinakaiba ba yung Starbucks dito sa baka may mga limited edition sa lang flavor. So, try namin check mamaya kung pwede ba. And affordable ba pasok sa budget. So, kailangan mag-budget ngayon kasi yung kahapon, mukha magkano din kami. Naka 500 plus Hong Kong dollars ako. So, kailangan itipid ko yung today. Ngayon. And today kasi mag-gongping kami. Then afternoon, magsa-separate ways kami. Magko-couples date kami. Para ma-enjoy din namin yung time with each other. So, ayun! Lagpas na sa I.O. Wala lang sila. Wala lang natin kasama.
nasa ano na kami, Ngong Pink, tapos ngayon per group yung sakayan sa cable car, so walang ka-share. Kasi yung mga napapanood namin, puro sila na-share ng cable car. Pero ngayon, per magkakasama na. So masasulit namin kasi nakakahiya kapag may ibang tao. Ito. Kaya excited na kami. Hindi kasi madami tao ngayon, walang pila. Kaya feeling ko pumayag sila na hindi crowded. Kasi sayang din yung kuryente. Kasi iikot din naman yung yay! So, walang swerte natin kasi yung iba magsiksikan talaga sila. Oh, is it together? Yeah. It comes on the... Alright, okay, everyone. 1, 2, 3. If you want to have both? Yeah. Okay, okay, 1, 2, 3. Alright, you two, it's the game. 1, 2, 3. Thank you. Okay. We're brothers and sisters. Balik namin crystal din yun. So, grabe ganda ng view. Malulula talaga. Actually, 1 PM na. Ano kami, late kami sa itinerary namin. Pero okay lang kasi wala naman kaming gagawin for the day. Okay, so umakyat lang kami dapat konti para i-check yung view. Kaso bawal muna siyang i-cross. Do not cross na. So wala kaming choice kundi akyatin. Very wrong. Okay, nagpapawisan na ako. Umakyat lang kami para mag-picture konti. Kaso pag medyo taas na, hindi mo na pala pwedeng tumabid sa kabilang side kasi one way yung stairs. So, pala ko namin iakyat. 268.
Parang nasa 150 pa lang. Wait lang. Okay, so tapos na namin akyatin yung Buddha. Stress ako dun ah. Ang taas. Pero maganda sa taas. Sulit din naman yung 268 times 2 steps. Kung hindi kayo sure kung gusto nyo talaga siya akyatin, hindi na kayo makakatigil sa gitna. O bawal mo. Pag umakyat ka, nabawal ka ng gumilid para bumalik. So, kailangan panindigan mo siya. And ngayon, palabas na kami ng village. Kiklaim namin yung free ice cream. Kasama yun na bumalik kami ng pink ticket. Sama sa cloak. Yun. Ice cream. Sabi yung pagpumulan din dito. Yung pabalik na hindi ka na rin mo. Kaya yung iba yung pag ganito, hindi nila binibili sa cloak. Namin. Ito ang free ice cream. So, yogurt. Ah. Sa yogurt. Clean yogurt. Clean yogurt. Clean yogurt. Clean yogurt. Thank you. Ito yogurt box. Pomelo. Ano to? Pomelo yogurt. Hindi, ice cream yan. Pomelo flavor. Pomelo yogurt nakalagay. Yogurt ba? Hmm. Sarap kung kumakain ka ng pomelo. Safe siya sa flavor. Sarap! Libre pa kaya masarap. Oh, libre. Sama sa voucher pag bumili ka sa club. Nice. Ang sarap. Ito naman, black. Ano yun? Plain. Plain yogurt. Ano naman? Parang siyang ano pala, yung Yovel na yogurt. Kung familiar ka dun. Plain. Ganun na lasa. Safe din siya kung kumakain. Plain ka sa yogurt. Tsaka plain lang kasi siya. Kasi konti lang yung pagpipilihan mo dun. Kapag, ano, kapag itiyan pag mo itong free. Eh, yung dalawa parang medyo weird siya kasi tofu. Actually, tatlo pa ata yun. Apat lang tinuro niya eh. Apat lang. Mm. Yogurt, tapos red bean tofu, tapos black sesame. Tama ba? Black sesame tofu yun, red bean. Tapos ito, plain yogurt, pomelo. Hindi na ako maging dami. Paano na ako sa'yo? Tatso ba? So, nakababa na kami ng cable car. And ngayon tumunta kami sa City Gate. Kasi magtitingin kami ng sapatos kung may mga sale. Then after noon, yun nga, magka-couples date na kami. So, kami naman ni Ben ay magka-cafe happy. And kakain din for lunch, late lunch. City Gate. So, papasok kami ngayon sa Nike. Si Ben lang talaga yung magsha-shopping. Ako eh, sama lang ako. Kung anong gusto niyang bilhin. Since gusto niya talaga ng sapatos. So sana may sale. So, bawal pala mag-video sa Nike. Sinabihan ako bawal daw. 30% is Under Armour. Ngayon, pupunta kami dito sa may mga nakikita kaming scene. So, di na lang din ako mag-video sa iba kasi baka sawayin ako. Kakalabas lang namin dito sa Adidas, sa first floor kasi tawag nila dito. Tapos nagulat kami kasi dapat si Ben lang yung bibili ng sapatos. Wala talaga akong balak bumili. Tapos nung i-check out na namin yung sapatos niya, sabi nung sa cashier, ayaw ba daw namin gawing 2 shoes kasi $4.99 dalawang sapatos. Eh yung cost ng isang sapatos niya is 400, ano yun? Ano magkano isang mong sapatos?
321 Hong Kong dollars. 321. 2,000 ng mga 2,000 sa Pinas. O, 321 yung sa kanya. Eh sabi, 499, 2 shoes na daw. So, kumuha kagad ako ng isang shoes. So, more or less, nasa 3,500 in peso. Dalawang sapatos na yun. Ang mura, guys! Nagulat kami. Hey, mother, isa po, 650 for pair. Hindi naman expected na bibili pa akong sapatos. And buti na lang, may white shoes pang babae. So, nakabili ako. Eh, thank you, libre po. Ang saya. Nagulat ako, tas 3,500 sa peso. Eh, parang isang sapatos pa lang yun eh. Ngayon, papunta naman kami sa MTR. Punta naman kami sa Kennedy Town since magka-cafe hopping kami. Punta kami sa Arabica. So, tatry namin siya. Actually, di pa kami nakapag-Arabica sa Pinas. So, if ever, dito pa lang namin siya matatry. Ngayon, papaload muna kami sa 7-Eleven now. MTR. So, yung nabili namin yung shoes. 3,500 peso, dalawa. In Hong Kong dollars, 4.99. Tayo pang babae, tapos yun yung pang lalaki. So, ngayon, papunta kami ng Kennedy Town. Kakababa lang namin ng train station from Hong Kong station. So, dalawa na lang kami ni Ben. Kasi wala na sila ate. Dahil couples day nga namin today. Pero baka kumain muna kami ng snacks bago magkape. Kasi kanina pa yung kinain namin Jollibee. So, gutom na. Tapos, gusto din namin kumain sa Australia Dairy ko. Since dapat yung talaga breakfast namin. Kaso medyo malato. Kaya hindi na din natuloy. So, ngayon palipat kami sa Island Line papunta ng Kennedy Town. Since yung last
meal talaga namin is kanina pa nung Jollibee. Kaya, ayun, babalik kami sa train station. Sabi ko lang ay super intense ng super intense ng mga tao dito. Parang lahat sila nagmamadali. Tapos, dun sa kinainan namin, sabi namin, ito kami. Tapos bilang, okay, sit. So, grabe, nagmamadali talaga kahit yung pag-order. Kahit na pag... Mamili siya ng ice cream. Kano yan? 13 Hong Kong dollars. So, dyan niya binili, guys. Sikat din yung nakikita namin sa vlogs. Mobile, Mr. Soft. Dito kami ngayon sa Sneaker Street. So, may Converse, may Kick Lounge, may Nike. Tapos sa likod namin, itong New Balance. Ha. Ingin mo?
Nagkidiretso lang. Dito. Gagaling na namin sa KFC. Ngayon, baka nahanap namin yung train station. Baka umuwi na kami. Titingin kami ng ibang street food. Baka kami masyadong makita dito sa Mongkok or di lang namin alam. Parang hindi sila magkakatabi. Eh, gusto namin matry yung mga street food. So, magkahasap na lang pa. Ng train. Alam po. Ayan guys, mayroon na naman kaming sabaw moments. So, nagpapunta kaming Shimshashui from Mongkok. Pero, kabilang way pala yung pinupuntahan namin. So, nasa Shamshui po kami ngayon. Tapos, buti na lang na-realize ko na kabilang side pala kami. So, lumipat kami ng train. Though, di naman tayo makakalatasan doon kasi... Hindi ka naman makapit. Oo, di pa naman. Parang gusto ko yung confidential. Right, no? Kasi makakasya, right? Wala kasi sa Google Maps ng number. Nakalagay lang doon. Color. Eh, pares. Lesson learned. Dapat tayo kayo titingin doon sa path na nasa taas ng train para sure kayo. Halos nakapag road trip tayo sa good. So, ngayon wini-wait na lang namin yung train. Ito yan, parating. Ito na kami ulit sa Shimshashui at kakain kaming street food. Puro kain na ang ginawa namin dito. Ang date namin ay food trip. $20 beef ball. Ano lasa? Oh. Lasang bola-bola. Isang buo talaga. Tugat ko lang. Kahit na dyan sa araw, street food. Walang. Parang... Parang beef lang. Wala ka walang kwentang regional na rinigin sa mga mundo. Order ng beef balls. Pinacha. Beef lang. Wala naman something fancy. Wala naman. Spices na iba. Fish ball. $40 yan. Harap. Medyo manghang yung dip. Sakto. So, ano? Fishball? Parang squid ball yun eh. Meron pala silang ano? Calamari. Ano ba? Parang squid ball. Doon na kami kumain ng... Dito tayo tatawid, di ba? Ay, hindi. Ah, ito na pala yun. Doon na kami kumain ng street food. Hindi namin siya naubos, so dadali na lang namin siya doon sa inn. And that's our third day of our Hong Kong day. And tomorrow ay Ocean Park naman kami. So, papahinga na lang din kami. So, thank you guys for being with us. Bukas ulit. Bye-bye. Hit the bell button. Subscribe. Bye.